WTS Timek di Santa Teresita. DWTS Timek di Kinabugno. DWTS Rangtay ti sirmata amang ted rang ay regda ken ragsa dagiti interes channel. Tulay mula sa nakasanayang normal tungo sa new normal sa edukasyon. Tugon sa makabagong hamon sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Ito ang Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid. Ang learning modality na nakonsepto at nadisenyo bilang karagdagang tugon sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa new normal na panahon. Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Nakapaloob sa programa ang 30 minutong talakayan at aralin mula sa iba't ibang asignatura at kurikulum ng Department of Education. Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Programa sa radyo na tatalakay sa mga programa at hakbang ng kagawaran sa bawat paaralan sa distrito upang tugunan ang mga issues and concerns ng mga mag-aaral, mga magulang at lahat ng stakeholders. Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Sa elementarya, mapapakinggan ang Project Rush tuwing Martes hanggang Biyernes simula 9 hanggang 11 ng umaga at sa sekundarya tuwing Lunes hanggang Biyernes simula 2 hanggang 4 ng hapon sa DWTS 99.5 MHz FM ang tinig ng Santa Teresita. Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Makinig, mag-react at matuto sa radyo. Project Rush, Radyo Aralan sa Himpapawid ng DepEd Santa Teresita. Dungdungeg kayo, timamangted rang ay, regda, kanragsa, dagiti Teresiano. Dito'y DWTS 99.5 MHz FM, Timamangted, Santa Teresita. Hello po, ako si Macraken Balas ng Simpatuyo Elementary School. Kayo ay nakikinig dito sa DWTS 99.5 MHz FM, ang tinig ng Santa Teresita, kasama si DJ Encanto. Hi everyone, this is Stephanie Rella from Aridawin Elementary School and you are listening to DWTS 99.5 MHz FM, the voice of Santa Teresita with DJ Encanto. Hi everyone, this is Domingo Mamo of Tumig Elementary School and you are listening to DWTS 99.5 MHz FM, the voice of Santa Teresita with DJ Encanto. Kami ang mga batang broadcaster ng Santa Teresita. Kayo ay nakikinig dito sa DWTS 99.5 MHz FM, ang tinig ng Santa Teresita, kasama si DJ Encanto. Okay po, at ako naman po si Teacher F. Friend, also known as DJ Encanto. At kayo ay nakikinig dito sa ating himpilang DWTS, sa ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Ngayong umaga po ng Thursday, July 21, 2022. Sa pagpapatuloy po ng ating summer presentation, dahil wala po ang mga learners natin, nakabakasyon na po, they are enjoying. Kaya wala po tayong mga maririnig ng mga teacher broadcaster. At ngayon ay isang pagkakataon para po sa lahat ng mga school head ng Santa Teresita District. Headed by our public schools district supervisor, si Ma'am Raquel C. Marantan. At nitong nagdaang araw, simula po nung Tuesday, ay narinig na po natin ang iba't ibang mga school head natin, mga principal ng secondary schools at elementary school. Para po... at inihatid po nila, okay, ang kanilang mga best practices, programs, activities, kung paano nila nairaos ang panuruang 2020 hanggang 2022, yung dalawang school year po na wala pong face-to-face, ano? Ngayong umaga
umaga po ay ipagpapatuloy natin at ngayong umaga naman ay kasama at magiging panauhin natin ang principal po, ang dating principal ko po sa Dungeg Elementary School at hanggang ngayon kasama pa rin niya ang mga aktibong guro ng Dungeg. Yan. I-welcome po natin ang ating panauhin ngayon para naman ibida ang Dungeg dahil kilala po natin ang Dungeg, isa po sa mga kilalang school pagdating po sa mga activities, walang pa hindi po ito nahuhuli at nagpapahuli. Ayan. Kat ngayon ay malalaman natin kung paano at bakit hindi nagpapahuli ang Dungeg. So, welcome to our program, Sir Wayne, ng Dungeg po, sir. Take it away, yung microphone natin. Check muna natin, sir. Magandang umaga, Sir Efren. Yes, ayun. Okay, sige, sir. Go ahead and say something about Dungeg po. Kumusta po kayo sa Dungeg for how many months na po? Since January po ako kahit sa dyan. Kumusta po ang Dungeg? Ano po ang lagay natin pagdating sa kasalukuyan nga sitwasyon? So una po, baka mas maganda po na bigyan natin ng konting background. Paano po ba nagsimula? Or ano po ba ang kwento ng Dungeg? No? From barangay po or school, okay lang po yun, sir. So, guys, simulan na po natin, sir. So, bago ang lahat, nais ko munang bumati. Magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat ng tagapakinig ng DWTS. Best morning sa ating Municipal Mayor, Attorney Rodrigo P. De Gracia, at sa kanyang may bahay, Ma'am Jocelyn. Good morning kay Vice Mayor Ruben Pahela at kay Auntie Tessie. Sa ating tagapamusid Pampurok, Ma'am Raquel Simarantan, PhD. At siyempre, sa ating Division Superintendent, Sir Orly. Sa ating ASDLS, Ma'am Wilma, Ma'am Chelo, Sir Romel, and CID Chief, Sir Oji. At siyempre, sa lahat ng Sanggunyang Bayan dito sa Santa Teresita. At mga kasama kong nagtuturo sa Dungeg at sa buong distrito ng Santa Teresita. Sa bahay na kasalukuyang nakikinig silang lahat ngayon, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, sige sir. So, ang Dungeg ay isa sa mga 13 barangay ng Santa Teresita na kinabibilangan ng 170 buong mag-anak at 152 mag-aaral. Dungeg ay matatagpuan sa timog silangan ng poblasyon at matatagpuan 3.5 kilometro kalayo nito. Okay, yes sir. Ang Dungeg ay halos bulubundukin na may mga lupang sakahan at karamihan dito ay lupang maisan. Tunghayan natin kung paano kinuha ang pangalang Barangay Dungeg. Yes sir, napaka-interesting po. Paano nga ba nabuo ang Barangay Dungeg na pangalan? Yes, Repren. So nakuha ko ito sa mga papeles na iniwan ni Ma'am Merlita na siya noon ang punong guro sa mababang paaralan ng Dungeg na pinalitan ko. Okay, shout out Ma'am Merlita, good morning. Sige po. Nakasulat ito sa wikang Ingles at sinubukan ko lang po itong isalin sa wikang Filipino. Sige sir. Dungeg ay pinangalanan mula sa isang lumang pangalan, Dung. Noong unang panahon, may isang lalaking napakagwapo, matapang at makadiyos na nagngangalang Dong. Dong, okay. Napaka-intelektual at napakasipag ng lalaking ito. Nagtatanim siya ng halamang kamangeg. Ang kamangeg na kilala rin bilang white yam, wild yam o mountain potato. Isang pananim na ugat nasagana sa panahon ng tag-ulan. Maari itong lutuin sa pamamagitan ng pagpapakulo at mainam sa maskobado. Pandagdag ito sa iba pang sangkap ng sikat na merienda ng mga Ilocano. Tulad ng ginataan at ginamit din bilang pangunahing sangkap ng buridibod.
Ayun. Yung dinengden. Okay. Wild mas. Crab. Wild crab yan, sir. Yes. Okay. Yes, sir, Efren. Mula noon at sa mahabang panahon, pinangalanan nila itong Barangay Dungeg. May isang paaralan noon na gawa sa Kawayan, entablado at kapilya na gawa rin sa Kawayan. Sa paglipas ng taon, ang mga tao ay nagtrabaho at nagtanim ng iba't ibang uri ng gulay, palay at mais. Natuto silang gumawa ng uling na mula sa kaingin. Mayroon din silang kalabaw na pagtutruso bilang hanap buhay dahil sagana dito mga puno na galing sa bundok. Bago 1986, may eskwelahan na sa Sitio Solvec. May konkretong gusali na naipatayo na noon at nagamit din sa maraming taon sa pag-aaral ng mga bata doon. Noong 1986, lumikas ang mga tao dahil sa alitan ng mga NPA at militar na tinawag nitong No Man's Land. Nanirahan sila sa Bilya, isa sa mga barangay ng Santa Teresita, at ang eskwelahan sa Solvec ay nagsara at ipinagpatuloy ng mga bata ang pag-aaral nila sa mababang paaralan ng Bilya. Hanggang bumalik ang kapayapaan sa Barangay Dungeg. Yun. Noong taon 1990, nang maging mapayapa na ang barangay, ang DSWD ay nagtayo ng 40 unit na core shelters at 22 core shelters naman noong 2013. Sa pamamagitan ng inisiyatiba ng mga dating kapitan ng barangay at mga konsehal ng barangay sa Dungeg. At ngayon, ang mga pabahay na ito ay tinangkilik ng mga taga-Dungeg. Dating opisyalis ng barangay na pinamunuan ni ex-Kapitan Estrelita Tenido kasama si Kapitan Nessie Taktak, kasalukuyang barangay captain sa Dungeg at barangay kagawad siya noon. Naghanap sila ng lote ng iskol na malapit sa mga pabahay at nagtagumpay sila. Ito na ngayon ang mababang paaralan ng Dungeg. Okay. So yan po ang isang maiksi pero malaman na kwento. Yan, yan ang kwento po ng barangay ito. At Dungeg Elementary School. Yan. So katulad din po ng ibang paaralan, ayan, pero medyo mas traumatic po ba kasi may experience sila na ano eh na bangayan ng NPA at saka nung mga panahon na yon, no? So mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin sa ating pong pagbabalik. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin na si Sir Wen, ibabahagi naman niya po mamaya, no? By the way, sir, bago tayo magkaroon ng isang awitin, ilan na po ang teaching staff ng Dungeg sa kasalukuyan at yung mga mag-aral kanina, nabanggit niyo na po, no? Sa teachers naman po tayo, bago tayo magkaroon ng awitin, ilan na po kayo dyan sa Dungeg, sir? So, pito silang lahat, pang-walo po ako mo, Sir Efren. Ayun. So, hindi pa napapalit, wala pa yung kapalit ko doon, sir. Yes, sir. Waiting Efren, po tayo. Sana meeting. Po, no? So, sana. Okay, so sana mapalitan po. Sana at, mapalitan, Sir Efren. Yes, sir. Kasi pataas ng pasang enrollment natin. So, sige, sir. Magpapatuloy tayo. Magbabalik po tayo pagkalipas ng isang awitin. At ipagpapatuloy po ni Sir Win ang ilan pa sa mga... dapat niyang ibahagi sa atin tungkol po sa mga kung paano natin or mga programs, ayan, at mga activities na ginagawa ng Dungeg Elementary School. Siyempre in partnership with the stakeholders po yan at mga projects din po. Alam ko po, no? At nabanggit ko po nung unang araw ng program natin, sir, that we adopted some of the practices and projects po ninyo sa Dungeg kasi doon nga po tayo galing. Kaya nabanggit ko po ito sa aking program and doon sa ating slot sa Aridawan noon. Sige, magbabalik po kami after this song. Hmm.
pinapakinggan ang awiting pinamagatang You Hear Today and Gone Tomorrow. Nagatid sa atin ang oras, mga kaibigan, mga katimek. Oras na po natin ay 9:22 na po. Yan ang oras sa DWTS-FM sa ating programa pa rin, Radyo Aralan sa Himpapawid. At sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, kasakasama pa rin po natin ang ating panauhin ang principal po ng Dungeg Elementary School. Kanina po, nung unang quarter natin ay ang kwento, ayan, ng Barangay Dungeg at bumubuo nito, bumubuo kung ilang learners at teachers. Ngayon naman po ay atin na pong pakinggan muli si Sir Wayne ang ating panauhin para po sa iba pang mga programs, projects and activities ng Dungeg, kung paano ito na itawid yan ang hahatid ng dekalidad na edukasyon kahit ngayong panahon ng pandemya. So yes sir, welcome back po tayo sa ating programa. Yes sir, sige po. Gumawa kami ng mga hakbang upang magamit ang suporta sa paaralan mula sa LGU na pinamumunuan ng ating local chief executive na si Honorable Attorney Rodrigo P. de Gracia Sese, ang mga opisyales ng barangay sa pamumuno ni barangay kay Captain Nessie Taktak, at ang PTA sa pamumuno ni Ginang Jusel Cabarwan, sa pamamagitan ng pagpapanatiling bukas ng mga linya ng komunikasyon sa mga magulang at ipaalam sa kanila ang mga nagawa ng paaralan. Okay. Ang pagpapabuti ng mga pisikal na pasilidad at pagpapaganda ng bakuran ng paaralan ay nakamit sa pamamagitan ng pagkatok sa mga stakeholders, sa pamamagitan ng paghingi at fundraising ng PTA tulad ng mga popularity contest at recycling, sa pamamagitan ng pangalap ng pondo ay naipatayo natin ang mini gym extension sa harap ng dalawang silid aralan, itinayo ng school main gate, at ang pondo sa pamamagitan ng inisiyatiba ng barangay captain na si Nessie Taktak at MOE. Ang steel gate na donated ni Chrisline Taktak. Yes sir. At functional water system na may elevated na tangke ng tubig. Pagpapatupad ng wins sa paaralan. Gumawa kami ng dalawang hand washing area. Isa dito ay malapit sa gate kung saan na naghuhugas ng kamay ang mga mag-aral sa pagpasok nila sa paaralan. Kasama ang collaborative effort ng opisyales ng barangay, LGU, at siyempre ang PTA. Ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating local chief executive, hindi nagkatubili na nagbigay ng tulong pinansyal para sa pagkumpuni ng dalawang silid aralan. Nagbigay sila ng printer na may tinta at risograph para sa pagprint ng modules sa panahon ng pandemya. Ang aming layunin ay pataasin ang mga rate ng pakikilahok, mas mataas na MPS, at itinatag ng mga ugnayan ng komunidad upang matugunan ang mga pangangailangan para sa dekalidad na edukasyon, karunungan, pag-aaral, pagpapanuto, at pagtuturo. Naniniwala ako na ang pinakadakilang bagay na maibibigay natin sa bata ay edukasyon. Ang instructional supervision ay ang aming focus sa paggabay at pagtulong sa mga guro para sa dekalidad na pagkatuto sa pagtuturo. Okay sir, so yan po ang ating mga yan ang ating mga ginagawa po ng Dungeg ni Sir Wayne as to the regard to the participation. Narinig po natin ano, so it's not the school alone but with the help of the stakeholders, so ganyan po ang kahalaga ang partnership natin sa mga stakeholders. Nako, maraming salamat sir. And sa ating pagbabalik sir, no,
ay atin namang mapapakinggan, pakihatid kung ano po ang, kasi knowing that Dungeg, kasi galing ako dyan, for how many years, marami din po tayong naging ano yan, golden harvest. Until now, actually, until now eh, umabot pa tayo, no? Umabot din po ang Dungeg sa division level. Kaya mamaya po, mapapakinggan po natin sa pagbabalik po natin. Kasama pa rin po natin si Sir Wayne, ang principal ng Dungeg, para po sa kanilang golden harvest at iba pang impormasyon tungkol po sa Dungeg. Dito pa rin sa ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Have a song entitled All We Ever Find by Joe Diffie. Bring us the time, it's now 9:31. Dito pa rin sa ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Kasama pa rin po natin si Sir Wayne, ang principal ng Dungeg. At kanina po, no, napakinggan lang po natin kung ano-ano yung mga projects, activities po ng Dungeg, no? Kung paano po niya na itawid ang panuruan, nagdaang panuruan. At hanggang sa kasalukuyan na ngayon ay nandito na tayo. No? We're about po sa ating 100, pero sa ngayon, this coming August, limited pa rin po. No? So mga kaibigan, ibinabalik po natin ang ating panauhin para po naman iparating sa atin, alam po natin, no, na marami din po ang mga golden harvest, no, ng Dungeg Elementary School. So sige sir, ihatid mo na po yan, kasi alam ko po na sa atin, alam natin yan, pero mas maganda po na ihatid natin through radio pagkasakali po, no? Ay, yun pala ang Dungeg, no? So sana magsilbi itong inspiration para po sa ibang school, lalo na yung mga parents, dahil kayo po ang partner, no, ng school para po ma-achieve ang mga ito. So Sir Wayne, take it away, mga golden harvest na po natin sa Dungeg. Sa Dungeg, Sir Pren, ay maraming mga golden harvest. So dahil ang mga guro dito ay napakagaling nila. Mm-hmm. Hindi lang sa pagtuturo, kundi sa pag-coach. Ayun. At magagaling din ang mga bata dito. Madali silang turuan. Kasi karamihan sa mga magulang, ginagabayan nila ang kanilang anak. Ayun sir. Sige sir, isa-isahin na po natin. Okay. Sige. So, sa best success story, teacher category, noong nakaraang taon. So, si Sir Apren, ikaw Sir Apren. So, yes, sir. Congratulations first sa division office. So, the division, hindi lang sa district, hindi sa congressional, at nakaabot hanggang division. So, congratulations Sir Apren. Napakagaling mo. Yes, sir. With all your support, kasi ang success story na yan, success story ng teacher po yan, ay hindi po natin ma-achieve kung tayo lang, kundi with all the support of our co-teachers and of course our school head. Sige sir, ano pa yung mga golden harvest natin? Best success story, school head category. So hanggang district lang tayo, first. Okay na rin po yan sir, kasi best success stories ang ano natin dyan. So ano sa po, larangan naman ng pagtuturo, mm-hmm, mga teaching learning modalities. So itong nakaraang pasalip lang. So podcasting, grade 4 to 6 category. Second si Scarlett. Ayun, congratulations Ma'am Scarlett. Sa district level. Sa podcasting, kinder to 3 category. Third naman si Rochelle Gitubera. Okay. District level. Sa RBI, kinder to 3 category, si Babylin Paminta. First sa district. Ayun. Nakaabot ng congressional. Ayun. Third siya, Sir Apren. Apo. Congratulations sa ate Babylin. Sana nakikinig sila ngayon, sir. At marami sasakyan dyan. Baka may magpa-blow out dito sa atin. Tapos na pala yun. Sa TBI naman, 4 to 6 category,
si Mary Jane Tumamaw. Ayun, first sa district level. Okay. At nakaabot ng congressional, second siya doon. Ayun, muntik na. Baka next year, mag-champion na siya, sir. Yes, sir, friend. Ano pa, sir? Alam ko po. Sige. Sa larangan naman ng Saimat Olympic, itong nakaraan lang, si Jamine Tumamaw, first sa district level. Ayun. Congratulations, Jamine. At nakaabot ng division, sir? Congressional. Ah, okay. So, bali, third siya doon sa congressional, sir. Okay. Congratulations po ulit. At ang kanyang coach, si Mary Jane Tumamaw. Ayun. Congratulations din po kay Ma'am Mary Jane. So, noong nakaraang taon, sa larangan ng journalism, so, nanalo din ang Dungeg ES sa editorial writing. Mm-hmm. Saka kay Barbie Joy Taktak, nanalo siya, second. Ang kanyang coach, si Scarlett Pasqua. Sa cartooning naman, si Moises Mercurio, third siya. Sa larangan naman ng book character contest. Okay, sir. So, congratulations kay Adam Jake Sotelo. First siya sa district level. Uh-huh. Nakaabot siya ng congressional. At ang kanyang coach, si Scarlett A. Pasqua. At nanalo din kami sa second kami sa District Brigada Eskwela Contest noong nakaraan, sir. Ah, okay. Kaya thank you very much sa mga parents, mga PTA, barangay officials na tumulong sa paghanda ng ating eskwelahan. Sa mga donations ninyo, maraming salamat. Inasaan ko po yung patuloy na suporta ninyo. Mm-hmm. Sa larangan naman ng radio broadcaster, so, dalawang nanalo sa district noon, sir, friend, si Jamine Tumamaw at saka si Krista May Crisostomo. Mm-hmm. At nakarating sila sa congressional at na-qualify sila sa division. Kailan yan siya ngayon? Yes, ito. Na-qualify sila sa division and best infomercial din po yata at saka radio production. Ayun. Kaya magagaling ang mga bata sa Dungeg Elementary School, sir, friend. Kaya mga bata, keep up the good work. Mag-aral ng mabuti. Okay, sir. Ayan. So, syempre, sir, maraming salamat din. Of course, lahat po ng mga products yan. Products po ng Dungeg yan, ano. And hindi po natin ma-achieve ng basta-basta yung mga yan. It's, sabi nga ni sir kanina, magagaling ang mga bata kasi very supportive ang mga parents. Yan. Kung kaya may mga magagaling na bata eh. May narinig ko na to dati dahil kung magagaling ang mga bata talaga, tapos magagaling pa ang mga teachers, supportive ang parents, nandyan din ang school head. Ayun, ang kumbaga plus 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 is equal to success po talaga. Yan. So siguro mamaya pa, sir, marami pa tayong pwede nating i-share. At alam ko na ang Dungeg ay isa rin po sa mga katulad natin sa Aridawen. Halos lahat tayo, no? Meron tayong sinasabi na MOOE. Pero marami tayong pero dyan. Dahil hindi po natin pwedeng i-budget sa isang activity. Kaya naman minsan, kinailangan natin ang tinatawag nating resourcing, sir, diba? So mamaya, ihanda mo na po ang inyong mga panawagan sa mga upcoming activities at iba pa, lalo na dito sa ating nalalapit po na pagbabalik eskwela o plan balik eskwela and brigada eskwela, kung ano pa yung mga pwede nating gawin para sa paghahanda natin para mas malalo nating mapaganda ang ating pagde-deliver ng dekalidad na edukasyon. So muli po, ako pa rin po si Teacher Efren at kasama ko pa rin po ang ating panauhin. Wayne Dacumos ng Dungeg Elementary School. Ayun, sir. Batiin mo naman po yung mga ano natin dyan. It's still 9:39. I-extend natin ng konti. Pahapyawan natin ng konti yung mga learners natin.
yung mga teachers natin sa Dungeg at syempre yung stakeholders natin. At mamaya, itotodo po natin yan. Okay, sige. Magbabalik po kami. Isa pa pong magandang awitin. Mula naman po ito kay Nonoy Peña. Cover niya ng Having You Near Me. Dito pa rin sa ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Shout out po sa ating schooled ng Masi. Nandito na rin kasi siya na rin po ang susunod na mauupo sa hot seat. Okay. There you have it, the song by the cover of Nonoy Peña entitled Having You Near Me. Dito pa rin sa ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umaga, si Sir Win, ang principal po ng Dungeg. At ngayon ay atin naman siyang i-welcome ulit for the announcement at iba pa na gusto niyang iatid para po sa lahat ng mga listeners natin, lalo na po sa mga stakeholders po ng Dungeg Elementary School. So, take it away, sir. Inasahan ko po at humingi ulit ako ng inyong suporta sa darating na Brigada Eskwela. Sama-sama tayo muli upang ihanda ang ating paaralan para sa darating na pasukan. No adda kawadwadan na, tawar tayo apo, agdonate kay kuma para iti pasilidad di eskwela. Kas alcohol, alcohol dispenser, water dispenser, face mask, walis, timba, food truck at iba pa. Taos puso akong nagpapasalamat kay Mayor Rodrigo P. de Gracia, Vice Mayor Ruben Paila at sa lahat ng Sanggunyang Bayan member. At syempre, nagpapasalamat din ako sa ating District Supervisor, Ma'am Raquel Simarantan. Nagpapasalamat din ako sa opisyales ng barangay na pinamumunuan ni Barangay Captain Nessie Taktak, PTA officials and members, headed by PTA Giselle Capili, SGC, headed by Mrs. Estrelita Tenido, to all parents and pupils of Dungeg ES, and stakeholders sa patuloy na suporta. At saka marami po ang nagbigay ng tulong, lalo na noong panahon ng pandemya, nagbigay sila ng bond paper, ink, face mask, school supplies. Hindi ko na po babanggitin ang inyong pangalan. Nakapost po sa ating bulletin board sa Dungeg. At Diyos na po ang bahala sa inyo. Mabuhay po kayo at more blessings po. Okay, yan po ang how about naman po sa mga panawagan natin, sir, upcoming activities po ng school? So, pari opening August 22, sir. Yes po. Sa July, this coming July 25 po ang start po ng enrollment po yata. That's according to our calendar of activities. How about po sa offline balik eskwela po natin? So, a week before the opening, yan na po ang offline balik eskwela. So, humingi ako ng tulong para ihanda natin ang ating paaralan. So, yan na din ang Brigada Eskwela, Sir Fred. Ayun, sige. So, para hindi na maglilinis ang mga bata pagpasok nila. So, kaya tayo na pong mga magulang ang maghanda, maglinis, lalo na sa mga classrooms ng mga mag-aaral. Kaya please po, mga magulang, punta po kayo para ihanda natin ang ating paaralan. Ayun, sige. Maraming salamat, sir. Pero bago tayo magpaalam, kasi medyo maaga ng konti kasi nga napaka-comprehensive ng ating delivery. Kaya baka may mga gusto pa po tayong batiin, sir, at pasalamatan maliban sa mga ano natin. Mga nabanggit na po natin kanina. Shout out sa mga pamilya ko sa bahay na nakikinig silang lahat. Ayun. Si lalong-lalo na ang
ex-girlfriend ko. Si Marilyn Dacumos. Ayun. Aking panganay, si Mark Wayne Dacumos. Monica Waylin. Rialin. Wayne Jr. John Mark. At saka si ang binan ko, si Miding. Si Lola Miding. Ayun. Miding Tabag. Kumusta kayo? Good morning. All right. So yan po si Sir Wayne ang principal po at dati nating principal sa Dungeg kasi doon po tayo galing at sana nga po no inaasahan po ni na ng ating paaralan ng ating mga teachers at ng school heads yung dating suporta ninyo at yan, baka naman kaya pa ninyong triplihin. Actually, sir, marami din tayong mga OFWs dyan. Baka ano po kasi, baka akala nila na sila, yung baka yung mga nakikinig lang, hindi po. Even mga OFWs, kung may mga relatives kayo, pwede rin po yan, no? Pwede po rin nating itap sila, then makipag-ugnayan lang po kayo kahit sino po sa mga teachers, sa school head ng Dungeg, para po sa inyong mga tulong, no? Financial man yan, in kind, sir, di ba? In kind or financial, okay lang po yan. Anyway, nakikita po natin, pwede rin po ninyong bisitahin ang transparency board ng school dahil nandyan din po yung mga pangalan ng mga donors natin, breakdown ng MOOE natin, lahat po yan. Open naman po, lagi ang gate ng school para bisitahin po ninyo. Baka may makita pa kayo na pwede po ninyong improve. Ayan. Always welcome po ang mga paaralan natin lalo na sa Dungeg, sa mga taga-Dungeg po. So dahil dyan mga kaibigan, sige sir, wala na tayong ang ating panghuling mensahe para po sa programang ito. May nais po kayong sabihin sa ating lead proponent ng Project Rush sa pagkakataong ito dahil sa pagkas. No? Hindi lang po mga bata at hindi lang po ang mga teacher ang nag-broadcast na kundi pati po mga school head ano na hot seat sila pero ayun ang sabi nila noon hot seat pero ngayon parang hindi na wala naman na tayong nararamdaman na parang hot seat alam niyo kasi pag sinabing hot seat yung parang igigisa ka na eh mga tanong na hindi mo alam kung kaya mo bang sagutin pero sa totoo lang po no ayos naman po ang naging delivery natin sa ating Project Rush. Sige, sir. Okay, so maraming salamat, Efren. So, at sa lahat ng proponent sa project na ito. So, ikaw, Sir Efren, si Ma'am Arlene, Ma'am Benos, Ednalin, Patri at saka si Ma'am Raquel. Especially kay Ma'am Raquel Marantan. So maraming salamat po dahil nabigyan kami ng pagkakataon para mag-broadcast po dito sa DWTS. Ngayon ko lang naranasan, at least naranasan ko din na nag-broadcast dito. Yes, kaya maraming salamat. Yes sir, maraming salamat din at ihanda na next week may kanya-kanya tayong ulit. Babalik po ang mga school head para sa mga ibang topic. May mga special topics po tayo na i-discuss na napakahalaga din po, no? Isa na dyan, under kay Sir Win, ano po ang topic nyo next week, sir? Brigada Eskwela. Brigada Eskwela. So, bakit may Brigada Eskwela? Anong mga objectives nito? Naka-deped order po yan. At yan po ang hihimay-himayin ni Sir Win. Next week po, abangan po natin. I just do not know with the schedule, pero basta meron po, babalik po kami. So, with that, Sir Win, maraming salamat din po sa oras at sa pagkakataon na maihatid po ninyo ang mga hakbang at mga activities, best practices po ng Dungeg, na sana po ay may mga natutuhan at pwede nating kopyahin dyan or gayahin. Ipaalam lamang po natin sa mga best practices, mga programs po nila. Magpaalam lamang po tayo. At ang oras natin mga kaibigan ay 9:53 na. Dahil dyan wala nating oras at very excited na rin ang susunod nating panauhin. Ayan, mamayang 10 to 11 naman po siya. So Sir Wayne, wala na pong
final thank you. Wala na, tapos na po. Go ahead, sir. So, hanggang sa muli, sir Efren. Kaya maraming salamat. Ayun. Dahil nga po dito sa atin. Ayan. At ulitin ko lang po, maraming salamat din po sa tiwala sa ating Public School District Supervisor. You know, dati, ewan ko lang kung ano naman ang impression mamaya ni Ma'am Fe sa dito. Kasi sila po ay, kumbaga, matagal na ever since na mayroong DWTS, nagikinig lang po sila. Ngayon, sila na mismo ang nag-broadcast and experience na po. And charged experience po ito, sir, ma'am. At sana, hindi lang ito ang unang pagkakataon, kundi marami pa ang mga pagkakataon na maging bisita po tayo dito to share everything about our school. Alright. Manatili nakatutok dahil mamaya po ay susunod na ang second part ng ating programang Radyo Aralan sa Himpapawid. Atin pong kakasama mamaya si Ma'am Fe, ang head teacher 3 po ng Masi Elementary School. So mga kaibigan, ito na po ang ating panghuling bilang sa inyo ngayong umaga po. No? Nakasama po natin si Sir Wayne, ang principal po ng Dungeg. Ayun, Dungeg Elementary School. At ako po naman ang inyong kaibigan, the host and the technician. Ako po si Teacher Efren. Maraming salamat. Stay tuned dahil susunod na ang Masi Elementary School. Alam niyo po ba na ang Masi ay isa sa mga oldest barangay, oldest school, at marami ding mga makasaysayan. DWTS, Timek ti Santa Teresita. DWTS, Timek ti Kinabugno. DWTS, Rangtay ti Sirmata, Amangted, Rangay, Regda, Kenragsa, Dagiti Teresiano.